Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago joab dito po sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo or i-update po kayo dito kay Bitcoin. And actually, kalat na kalat po itong balitang ito about Bitcoin ngayon sa social media at talagang pinag-uusapan po siya. Kasi nakalagay po dyan, Bitcoin price to hit $1 million in 90 days. Guys, isang Bitcoin lang ha ang pinag-uusapan natin dito. One Bitcoin ay pwedeng umabot ng 50 million pesos. Sa peso guys ha, kasi $1 million yan. At hindi po after 2 years, 3 years, nakalagay dyan in 90 days po. Okay, so grabe, as in super, super po yung panghahype po nila dito kay Bitcoin ngayon. And we all know naman guys, no, na dahil ito sa hindi nga magandang nangyayari sa mga bangko. Okay, alam naman natin merong nabankrupt na bangko, nagsara isang napakalaking bangko sa US, and because of that maraming nagsisilipatan kay Bitcoin. And sabi dyan, ex Coinbase CTO bets amid hyperinflation fears. So itong ex Coinbase CTO na yan, ito ang nagsabi about dito na pwedeng mag $1 million daw si Bitcoin in 90 days. And actually, hindi niya lang sinabi guys, nakipagpustahan pa siya. Ganun siya confident na pwedeng umabot ng $1 million ang presyo ni Bitcoin. Okay, sabi dyan, the former Coinbase CTO bets on Bitcoin amid US hyperinflation fears. Sorry. So talagang pinipredict niya, of course prediction lang naman to kasi wala naman siyang kakayahang gawin talaga to na pataasin yung presyo ni Bitcoin up to $1 million. Grabe na, as in grabe talaga. Parang lahat ata ng pera, buong mundo ay nakay Bitcoin na. Okay, nakabili kay Bitcoin para umabot ng $1 million yan. So very, parang for me impossible na mangyari. I don't know guys, no, I don't know sa mga magagaling talaga or professional, pero $1 million in 90 days, grabe, nakakatawa, no? Sabi dyan, Balaji, ayan, Srinivasan, a tech founder and former Coinbase chief technology officer, has made a daring $1 million bet that price of Bitcoin will reach $1 million within 90 days due to the United States entering hyperinflation. Now, question natin is, ano ba tong hyperinflation na to na sinasabi niya? Sabi niya, hyperinflation is an extreme economic situation where prices rise rapidly and uncontrollably. It is typically characterized by a period of very high and accelerating inflation rates, usually above 50% per month. During hyperinflation, the value of money rapidly decreases and people may lose confidence in the currency, leading to a collapse in the economy. So hyperinflation guys, so grabing pagtaas ng presyo, and kino-convert niya to or sinasabi niya to sa presyo ng crypto like Bitcoin. So imagine that guys, so kung si Bitcoin ay may kakayang umaangat ng ganyan, how much more yung ibang cryptocurrencies, no, na hinuhold natin. Pero sabi ko nga guys, in 90 days, we don't know. Hindi pwede, I mean, napaka-imposible mangyari yan. And sabi dyan, the execution of the bet, smart contract and custodians. Grabe, ganun siya confident guys, no? Talagang tinataya niya yung buhay niya dito sa sinasabi niya. Ayan, Balaji dropping a new thesis on how the dollar is shitcoin and the whole system is getting rugged. So, ay nga guys, no, parang nagkakaroon kasi ng transition na from dollars, no, from fiat money to crypto na. So ganun na kasi ang nangyayari ngayon. Why Balaji believes in hyperinflation? So ayan, sabi dito, Balaji argues that banks and regulators have lied to depositors and dollars holders about the insolvency of banks, much like in the 2008 financial crisis. He also highlights that the US government recently printed $300 billion out of thin air as a bailout following the collapse of the prominent bank in the country, Silvergate, Silicon Valley, and the Signature Bank. Srinivasan claims that the central banks and regulators have bankrupted everyone and predicts that hyperinflation will occur very quickly in the digital age. So yung hyperinflation guys, yung sinasabi niya ay nga sa cryptocurrencies. So grabe guys, no, I don't know, pwedeng mangyari, pwedeng hindi, but very impossible, but ayun nga, so who knows, hindi natin alam. But anyway, for me ha, another hyper, pang-hype yung ginagawa nila kasi they are expecting talaga na
crypto ay papasok na tayo ng bull market. So that is why very important po na may hold tayo, no, kahit anong crypto dyan, especially syempre yung mga Bitcoin, Ethereum, BNB. Pagdating ng bull market yan, may mga pag-asa pa talaga magsitaasan yan. Tapos kung may mga meme coins man tayong hold, at least 1,000, 2,000, 5,000 may hold tayo, mas maganda. Okay, let's wait for the bull market. Okay, nawa ay makasabay tayo, nawa ay kumita tayo, no? So at least parang araw, no, makapag-share tayo ng ating first million profit in cryptocurrencies. But anyway guys, no, ito lang ang gusto ko i-share. And hopefully I don't know, no, kung naniniwala kayo dito o hindi, pa-comment na lang sa comment section. But for me, pwedeng tumaas, pero hindi ganito kalaki. Kasobrang laki talaga, no? Kasi nga, recent bank failures. So, syempre, pag marami ng takot sa, na mag-deposit ng pera nila sa banko, magsisilipatan yan sa cryptocurrencies. So, especially Bitcoin, no? So, yun lang guys, no? Ang gusto ko i-share. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.